lesson, gifts, healing, lessons, challenges, warnings, and miracles, because God wants us to experience daily relationship with Him, so we can testify for Him, transform, and revive Christians, joyful share God's love and goodness with all the people they meet. Because it is wise to learn from experience, it is wiser to learn from the experiences of others. Friend, what is your story with Jesus? Welcome to Abundance of God's Grace. So, brothers and sisters, it is my pleasure and it's my privilege to have an interview with Brother Cesar Montano. Happy Sabbath to everyone. Happy Sabbath. How is it in showbiz, Brother Cesar? I know as as an Adventist, it has been a challenging, experience for you to be, in the midst of, the glittering, the glamorous life of show business. How is it? It has been very, very difficult, of course, kasi hindi nyo na po itatanong lahat po ng klaseng matitinding tukso nandun po sa show business. Matinding tukso. Bakit ko po nasabi yun? Siyempre, unang-una sa lahat po, nung nagsisimula ako, napaka-busy. Talagang araw-araw magtatrabaho ka. Trabaho. Okay. Kung meron pong siyam na araw sa isang linggo, walo, siyam, sampu, really? Sampung araw ka magtatrabaho, wala nang pahinga yan. Kasi nga, easy money is a very lucrative job. Pwede mo ba sabihin, Brother Cesar, masirap maligtas pagka nasa show business? Well, mas mahirap. Sa totoo lang, yung intensity, mas matindi ron. Matindi. Okay. Matindi ron. And that doesn't mean na sa labas ng show business, hindi naman. Hindi mahirap maligtas. Ganun pa rin yun. Kung meron pong mekanismo ang kaaway natin sa loob ng show business, meron din sa labas yan. Tinitindihan din yan. Siyempre, ganun din po yun. So, ang hirap lang dito kasi it's you will be focused on your job. That's right. You will be focused on your career and profession. Mm-hmm. Tapos umaangat ka na and you are, in my case, di ba, matanggap ako ng award, nananalo ko ng ganito, I became Jose Rizal, ako nagsusulat ako, I do screenplay, I direct my own film, umaarte din ako, anday kong ginagawa, nagpipinta ako and I compose my own songs, and yun po, and I produce my own film. Also, so right. Napakarami. So, nasaan ang pag-worship mo dun sa Panginoon, right, di ba? Right. Napakahirap. Okay, Brother Cesar, I hope you don't mind my asking. Did you introduce Sabbath also to your children? Something like that? Of course. And I told him that ang totoong pagpapahinga at pagsamba sa Panginoon and make it a holy day is a Sabbath day. Sabado yun. Amen. Pag ikapitong araw, daddy, pitong araw Sabado, ka-anim yan. Pumapasok kami Monday eh. That's the first day. First day. Sige, punta tayo sa kalendaryo. Kalendaryo, first day, Sunday. Oo nga. Hindi nila alam eh, but you have to explain it to them nicely and clearly. Doon pa lang naiintindihan nila, yung pa lang tama pagsunod. Oh, of course, if you have to follow God, you have to follow Him correctly because our God is a God of order. Okay, amen. Now, how were you able to cope, for example, back to your yung mga pag-shooting on Sabbath day? How were you able to cope those, Alam, sinubukan ko yan. Akala ko dati, kapag binawasan ko ng isang araw ng pahinga, yung ipitong araw, mababawasan yung pera ko. Kasi yung offer mo, babayaran ka, malaking pera. It's a very lucrative job. Lalo na pag sikat ka na, di mas malaki na yung million na yung mawawala sa'yo. Like for a commercial, TV ad. Ang TV ad po, you can earn like 5 to 10 million one day work. Yung commercial. Pag malaki pa pangalan mo, 15 million one day work. And you say no to that. Okay. Habang may pinapagawa kang bahay na hindi matapos, how can you say no to that? That's true. Pero alam mo, nung talagang nilagay ko ito yung hindi ko pa nagagawa, yung Jose Rizal and those giant films that I made and lahat ng mga trophies na yon, yun ang hindi pa ako nagde-decide. But when I opted not to work on Sabbath day,
mas dumami yung magagandang offer ko. Wow. Nagawa ko yung Usersal, nagawa ko yung Muro Amin, nanalo ko sa ng award sa iba't ibang bansa, international. I was able to do Hollywood film because I rested on Sabbath day. I rest on Sabbath day and make it a point, nagpapahinga ako doon. Ang hirap ipaliwanag, di ba? Nagpahinga ka, nabawasan ng isang araw. Dapat nababawasan ng pera mo, mababawasan ng fame mo. No. Okay. No, but ang Panginoon natin, God is in control of everything. Right. Kahit na gaano po, I realize, Brother Romy, gaano ka kagaling, gaano ka talented, ang Panginoon natin, hawak niya ang time and place. Amen. If you're not at the right place, at the right time, kahit na gaano ka katalento, hindi mo magagamit yun. Kasi wala ka sa tamang lugar, wala ka sa tamang oras. Di ba? Hindi mo na-meet yung tamang tao at wala ka rin sa tamang... Hindi ka rin, tawag dito, lalago. Sinabi sa 1 Corinthians 3:7, neither he who plants is anything, nor he who waters. It is God who gives the increase. Ang linaw-linaw po. Siya nagpapalago sa atin. Okay.